Ito ang programang pinagtutunan ng pansin ang pinag-uusapan ng bayan. Ito ang mga katagang kumintal na sa isipan ng bawat Kalapeño sa loob ng tatlong mahabang taon. Bawat tanong sa isipan, hinahanapan ng kasagutan. Mga salitang sa tuwing babanggitin sa simula ng programa ay tiyak na may kasagutan sa tanong ng bayan. Tatlong season na nating nakakasalo sa hapunan ang No Holds Barred, ang programang hinahanapan ng kasagutan ang problemang pinag-uusapan. Balikan natin ang isa sa pinakamahabang issue-oriented show sa lalawigan, ang No Holds Barred. Bali, isang bagay ang napansin ko nung pumatay ako dito sa Kalapan, yung kakulangan na ang isang oro na kung saan yung mga tao ay pwedeng magpahaginan ito sa mga iba't ibang issue dito sa community ng Kalapan. So, bilang isang kilalang institution at siyempre meron din kaming social responsibility karagdagan doon sa aming mga community extension services, naisipan namin na magsimula ng isang forum kagaya ng No Holds Barred, isang talk show na pangunahan ni Pilot. Isa si Mr. Don Stepherson Calda, DWCC External and Alumni Affairs Officer sa mga taong unang bumuhay sa konsepto ng No Holds Barred. Bumuo ang DWCC at Tamaraw Vision Network Incorporated na noy cable partner upang masimulan ang programa. Yung binigay sa akin ni Father President yung concept ng No Holds Barred na isang television program, hinayaan niya akong mag-isip ng konsepto nito at hinayaan din niya akong kumuha ng mga tao na pwede kong makasama sa programang ito. Dahil basically ang idea ng programa ay magbigay ng tulong sa lalawigan ng Silangang Mindoro para maibigay yung mga nararapat at napapanahong balita na dapat malaman ng ating mga kababayan. So dalawa ang purpose nito, it's basically a marketing strategy at pangalawa, ito ay parte ng ating corporate social responsibility. Sa unang sabak ng No Holds Barred ay pinaghandaan natin ng maayos at nabigay natin ng maayos ang lahat ng updates tungkol sa 2010 national and local elections that time. Binigyan natin ng idea ang ating mga kababayan kung anong nagaganap noon sa panahon ng butuhan, bago magbutuhan at ang resulta ng butuhan. So naging malaki ang papel ng No Holds Barred, lalong-lalo na sa pagbibigay ng impormasyon hinggil sa kauna-unahang automated election sa ating bansa. Dito sa Divine, bukal ito ng mga maraming talento. Kaya ako may tiwala na kayang-kayang bumuo ng konsepto yung mga feeling tao na meron kakayanan na gumawa ng ganitong klaseng show. So, sa pamamagitan nila, nasimulan itong program. Naging kasama din sa grupong umukit sa ideya ng No Holds Barred si Ms. Ayen Maramot. Naging mahalaga ang papel ni Ms. Ayen lalo na sa larangan ng marketing and promotions. At sa tuwing sasalang ang programa sa ere, siya ang nagsisilbing floor director na siyang gumagabay sa buong team sa pangkalahatang produksyon ng programa. Hindi naging madali ang pagsisimula namin ng No Holds Barred. Ang una namin ginawa, ang pagpili namin ng project proposal at project title. So, nandyan yung Divine Tambayan, Crossroads, The Bar, at kung ano-ano pang mga weirdong titles na hindi naman naisip namin na hindi naman siya papatok sa masa. Then we finally came up with the No Holds Barred. Ang No Holds Barred ay sumisimbolo or tinatalakay nito ang lahat ng pwedeng pag-usapan ng walang preno, walang itatago. Yan ang ibig sabihin ng No Holds Barred. Sumalang sa unang episode ang No Holds Barred sa isang tapatan sa Noy gubernatorial aspirant Congressman Alfonso V. Umali Jr. at incumbent Governor Arnan C. Panaligan. Naging program host sina Mrs. Christy Cabungcal at Mr. John Der Noel Gutierrez. Abril 2010 noon nang unang sumahimpapawid ang No Holds Barred. Ito ang programa kung saan pinagtutuunan ng pansin ang pinag-uusapan ng bayan. Bawat tanong sa isipan, hahanapan ang kasagutan. Bawat problema, susolusyonan. Ito po si John Der Noel Gutierrez. Magandang gabi po. At ako naman si Christy Cabungcal. Walang dapat itago. Dahil sa pagtuklas ng katotohanan, dapat No Holds Barred. Ngayong gabi po ay tatalakayin natin ang isang napapanahong issue sa ating bansa.
ang nalalapit na national elections. At napakaswerte natin ngayong gabi sapagkat pinaunlakan tayo ng dalawa sa pinakamalaking personalidad sa probinsya ng Silangang Mindoro. Narito po ngayong gabi si Honorable Arnan Panaligan at si Honorable Alfonso O'Malley Jr. Nagpatuloy ang programa hanggang sa dumating ang May 10, 2010 national and local elections. Inihatid ng No Holds Barred ang pinakamainit na kaganapan sa pamamagitan ng comprehensive election coverage sa pakikipagtulungan sa COMELEC at PPCRV. Pinakamahirap na bahagi ng Season 1 ng No Holds Barred ay yung national elections na comprehensive coverage natin dahil kailangan nating maibigay nang mabilis ang mga balita hinggil sa maiden elections. So nagkaroon tayo ng binuksan natin ng ating text lines at pinahayag natin sa ating mga kababayan na maaari silang makisangkot sa pagbibigay ng balita sa ating mga kababayan. Pangalawa ay yung hirap na kailangan mong i-update in terms of numbers yung ating mga kababayan lalo na dun sa nagaganap na butuhan at yung dahan-dahan at saka precise mong pagsasabi ng information sa kanila dahil mahalaga yung bawat salita mong binibitiwan lalo na sa mga taong nanonood sa iyo on air ng panahong iyon. Natapos ang unang season ng No Holds Barred at dahil sa ilang isyong kinaharap, hindi nagpatuloy ang pag-ere ng Season 2 sa kabilang estasyon. Doon nagsimula ang negosasyon kasama ang Calapan Cable Center Incorporated. Nang maimbitahan kami tungkol sa pagpupulong ng tungkol dyan sa No Holds Barred, hindi na ako nagdalawang isip na pumayag sa pagpapalabas ng programa dahil naniniwala ako at mataas ang pagtingin ko sa Divine Word College of Calapan. Basta't ang sinabi lang namin na kami ang bahala sa live coverage ng programa, kayo ang bahala sa content, sa program at sa implementation ng programang ito. Naging madali ang pag-uusap namin between Calapan Cable at saka ng DWCC. Ang usapan, amin ang lahat ng concept, ang implementation, pati production, basta sila ang bahala sa live facilities nito. Kumataw sa Calapan Cable Channel 8 ang Season 2 sa loob ng 10 buwan. Naging pamilyar na din sa mga tao ang No Holds Barred at kabi-kabila ang sambit ng titulo ng programa. Marami nagtatanong sa amin kung kailan daw ang replay at kung kailan din ang next na No Holds Barred. Natutuwa naman sila dahil kung hindi nila napanood ang programang live, meron silang mga nasusubaybayan para makapanood pa rin sila ng mga replays. Natutuwa naman kami dahil saan naman kami dumupunta dito sa Calapan, tinatanong kami tungkol dito at kung ano ang magiging sunod na topic. Kahit na ng aming mga personal sa labas, tinatanong din kung kailan uli ang No Holds Barred. Okay, so with No Holds Barred, updated ako sa mga nangyayari sa surroundings, Calapan as well, sa mga news. Kumbaga, ang dami-dami kong nalalamang informations na sa No Holds Barred ko lang nalalaman. Kasi nga siguro super galing yung researcher, yung team talaga ng No Holds Barred. So saludo po kami sa inyo, No Holds Barred. Di ba? Yes, ma'am. Una po sa lahat ay magandang araw o magandang gabi sa mga televiewers ng himpilang ito. Dahil po ako'y humahanga at bumabati sapagkat sumapit na sa kanila ang ikatatlong taong anibersaryo. At ako'y natutuwa at hinggil sa
palatuntunang ito sa channel na inyo pong napapanood sa kasalukuyan ay nagbibigay daan sa atin ng maraming impormasyon kung ano nagaganap sa ating lungsod at maging sa buong lalawigan ay nahuhukap nila o nakukuha nila. Kaya natutuwa po ako at congratulations sa channel na ito. Naging mas kilala tayo sa lansangan dahil sa No Holds Barred. Hindi lang ako, kundi lahat ng mga kasamahan ko sa loob o sa labas man ng entablado ng ating studio. In fact, natatandaan ko isang ale ang sumalubong sa akin sa palengke. Ang sabi niya sa akin, "Tutoy, ikaw yung nasa TV, hindi pa." Sabi ko sa kanya, "Opo, ako po yung nasa No Holds Barred." Pero nabigla ako kasi kumuha siya ng isang papel at isang notebook at isang ballpen at humihingi siya ng autograph. Sabi ko sa kanya, "Nanay, hindi po ako artista." Ang nakaka-touch dun sa sinabi niya sa akin ay yung sinabi niya na kung hindi man ako artista pero mahalaga yung sinasabi kong impormasyon sa ating mga kababayan. So, doon ko na-realize na malaki na pala ang papel ng No Holds Barred, lalo na sa pagtuklas at pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan ng mga issue na dapat nilang malaman. Naging bahagi rin ng No Holds Barred ang iba't ibang special production gaya ng Calapan City Athletic Association Championship Games, Reproductive Health Bill Forum, at boxing fights ni People's Champ Manny Pacquiao. Naging malaking tulong rin ang presensya ni Ginong Rene RB Barcelona na nagsilbing technical director para sa swabeng takbo ng produksyon. Nakakatuwa dahil nung unang sinabi sa akin ni Sir Do na magkakaroon ng isang programa ang para ang Divine na tinatawag ng tatawagin No Holds Barred, sabi ko matutuloy ba ito o isang ano lang, kwentuhan lang. Pero bah, andyan na, tuloy na. Kaya at nung medyo excited ako dahil kasi unang-una programa ito na andito yung mga issue na tatalakayin para sa ating komunidad. Kaya maganda. Sa ikatlong season ng No Holds Barred, nagkaroon ng bagong segment ang programa na nagpadagdag ng kulay nito. Nandiyan ang Campus Beat na nagbibigay ng maiinit na balita mula sa paaralan na dapat nating malaman. Maiinit na balita mula sa mga paaralan. Aming ihahatid upang inyong malaman. Magandang gabi, lungsod ng Calapan. Ako si Hannah Makalintal. At ako naman si Ludwig Ranyeses. At ito ang Campus! Ang maganda sa third season ng No Holds Barred ay yung napakinggan yung mga balita galing sa aming mga estudyante. Yung bang feeling na nakita mo at ng mga magulang mo yung achievements mo tapos sa TV pa. Iba yung feeling.
Inaabangan ding segments sa No Holds Barred ang kwentong bayan na ibinibida ang mga kwento ng ordinaryong tao na nagtagumpay sa kanilang mga larangan. Simple lang ang idea ng kwentong bayan. Ito yung bagong segment na idinagdag natin during season 2 ng No Holds Barred. Ito yung kwento na katulad nga ng sinasabi ng tagline nito, ito yung kwento ng mga ordinaryong tao na nagsumikap at nagtagumpay sa kanilang mga larangan. Ating i-feature dito at ating ibinibigay sa ating mga kababayan na halimbawa, yung ating mga kababayan na nagsumikap at nagtagumpay sa iba't ibang larangan na meron sila. Naandyan ang kwento ng mga businessmen and women dito sa ating lalawigan na dati ay nagsimula sa wala. Andyan ang kwento ni Tita Jo Villamor ng Dolce Vita Resort. Andyan din ang kwento ni Ginoong Gid Bagsik ng Bagsik Rice Mill, ni Attorney Charlotte Agubagoko na siyang may-ari ng Cafe Miao, at iba pang mga tao na nagsumikap sa kanilang mga larangan. Kasama din sa kwentong bayan natin ang kwento ng mga kahangahangang grupo na nagbigay halimbawa sa kanilang mga kasamahan sa kanilang komunidad. Katulad dito ang Sama Naka na samahan ng mga nagkakaisang mamamayan ng Kamansihan sa Barangay Kamansihan. Ganun din ang kwento ng kahangahangang pag-unlad ng Barangay Personas sa pangunguna ni Kapitan Sani Helion nang itayo nila at ipundar nila ang Personas Golden Glow Farm. Isa rin sa mga mahalagang feature ng No Holds Barred ay ang kwento natin tungkol sa paglubog ng San Andres sa Bayan ng Bako. Nagbigay tayo sa ating mga kababayan ng istorya tungkol sa ano nga ba ang nangyari dito at paano natin ito papaliwanag sa larangan ng siyensya. Ngunit ang nakaka-touch sa lahat ng storya natin sa kwentong bayan ay ang kwento ni Tatay Cain Diaz, isang 85 years old na bulag, pero umaakit pa rin siya ng puno ng niyog para kumuha ng tuba o kaya ng suka. Ang nakaka-touch storyang ito dahil bagamat siya ay bulag at matanda na ay tinutulungan pa rin niya ang kanyang pamilya na magsumikap at magtagumpay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa kwento ni Tatay Cain, doon ko nakita na ang lahat ng staff na kasama ko during the taping ay umiiyak dahil nakita nila yung importansya ng ginagawa ni Tatay Cain na nagsilbi ding challenge sa mga kasamahan ko. At hindi lang iyon, pati yung mga kasamahan natin sa media dito sa Silangang Mindoro ay unti-unting i-finiture at ibinahagi ang kwento ni Tatay Cain hindi lang sa lungsod ng Calapan kundi sa lalawigan ng Silangang Mindoro. Marami ring special productions na ginawa ang No Holds Barred para sa third season ito, gaya ng live coverage ng Batang Pinoy South Luzon Leg at CCAA Season 8 Finals na napanood natin ng live sa LED big screen sa JP Rizal Street. Para sa akin, napakalaki ng naging tulong ng No Holds Barred dun sa live coverage ng ating Batang Pinoy Southern Luzon Leg. Kasi useless yung pagko-cover kung ito ay masyadong delayed yung pag-i-air. So, isa itong live coverage na isa nagawa ng No Holds Barred. At very thankful dyan ang provincial government dahil kaagad natin na iparating yung mga resulta ng ating different events na nangyari sa Batang Pinoy Southern Luzon Leg. At yung ating mga kababayan ay natutuwa naman dahil mas maganda, mas maayos na napapanood natin kasi syempre moving yan kaysa sa napapakinig lamang natin sa radio, although nagkaroon kami ng live coverage din sa different radio station. Sa loob ng tatlong mahalagang taon, hindi iniwan ang No Holds Barred ng mga institusyong patuloy na naniniwala at sumusuporta sa layunin ng programa. Hanggat naniniwala tayo na meron tayong maiiambag kahit konti na pagbabago sa ating mga kababayan, at hanggang ang ating mga kababayan ay naniniwala at sa integridad ng ating programa, patuloy na mananatili ang No Holds Barred. Hanggat maraming taong tumutulong, hanggat nakikita namin na ito'y nakakatulong sa community ng Calapan, ipagpapatuloy namin ito sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Yan, pinipigit namin ang programang ito para sa lahat. Ang programang ito ay walang pinipilingan. Pinipigit namin maging forum para sa lahat ng iba't ibang opinion. No? Kaming lahat ay tapat na ito ay pawang sa paglilingkod lamang para sa katotohanan, para hindi labas yung katotohanan. Walang kinikilingan, politika man. Malaking tulong ang pagtalakay ng mga issue sa No Holds Barred wherein yung ating mga nagiging guest dito sa No Holds Barred ay nagsished sila ng light dun sa mga issues na may mga grayscale pa, no?
that nalalabuan pa yung ating mga kababayan. Although, as I observed them sa pagtalakay ng mga issue, na-exercise ng no holds barred, yun siguro sinasabi natin na number 4 na code of ethics ng journalism, which states na we should fight vigorously for public access to information. At although naisagawa nila ito, merong mga masiselang issue na natatalakay din, and they were aware when you are in doubt, lalo na sa part naming mga media, when you are in doubt, decency should be the watchword. So, na-observe ko yan sa kanila. Maraming pagbabago ang ibibigay namin sa inyo sa susunod na taon dito sa New Oaks Park. Unang-una dito ay babantayan natin ang mangyayari sa 2013 midterm elections na kung saan makikita natin sino-sino nga ba yung mga major political players na maaaring umugit ng kapalaran ng Silangang Mindoro. Ganun din ang ating mga senatorial votes. Pangalawa, ibibigay namin sa inyo sa New Oaks Park ang mas mahabang oras para ilahad ang mga balita na napapanahon at kailangan nating malaman sa pamamagitan ng pag-i-integrate ng Noel's Bard News Express sa buong programa ng Noel's Bard every second and fourth Saturday. Malayo na nga ang narating ng Noel's Bard at isang karangalan sa aking maging bahagi ng kasaysayan nito at magpatuloy sa pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng napapanahong impormasyon at kaalaman. At katulad ng pamosong linya sa kwentong bayan, ito ang kwento na kung saan tatlo lang ang nakakaalam. Ikaw, ako, at ang taong bayan. Ako si Hans, at Mindoreño, magtagumpay ka!